Ngayon po mga guys, papalitan ko ng tarboset or pads yung kanyang sugat. May sugat po sa siya dyan. Sugat ni Lolo. Panoorin lang po niyo mga guys. Laklik. Nagpapalit po tayo ng pads sa sugat ni Lolo.
Ayan po mga guys. Tapos ko ng palitan ang tarboset ni Lolo, ang patch. At ngayon, malaya na tayong makakapag-vlog. Makakapag-YouTube mga guys. Sabit lang mga guys. Diba mga guys? Ganyan lang buhay dito. Ayan. Nood ka ng TV. Maghapong manonood ng TV. Ayan. Sasamahan si Lolo. Anong oras na mga guys? 9:10 na. 9:12. Kaya mamaya alas 10. Magmimerienda na siya. Walang buhay dito mga guys. Bantay sa matanda 24 hours. Pero sa gabi hindi naman tulog niya. Talaga hindi maiwasan yung kwan, ubo ng ubo, kanyang garon, nangati yung kanyang lalamunan. Pero okay lang naman po siya. Clear. Kasi yung mga may mga tama dito talaga mga guys, nasa ospital. Totally, nasa ospital na. Doon magpapagaling sila o kaya quarantine sa bahay, pero hindi pwede, hindi allowed yung ibang tao na makapasok sa kanilang bahay. Kasi bawal ang hawa-hawa dito mga guys. Yan, load tayo ng TV. Ganyan ang buhay dito sa Holy Land mga guys. Konti tiyaga. Sabi ko nga mga guys, baka mga 2 years na lang ako dito. Or 3 years. Uuwi na ako. Konti tiis na lang mga guys. Napakadali naman ngayon na panahon. Diba? Lalo na ngayon, napakahirap ang buhay dyan sa atin. Kaya mag-ipon-ipon muna habang malakas pa, habang kaya pa ng katawan. Siguro bago ako mag-senior, mag-60, uuwi na rin ako sa ngayon. 55 na ako, so 5 years pa. So, kung 3 years ang bubunuin ko pa dito, may 2 years pa ako before mag-senior ako. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, magtiis-tiis mo sila doon. Para sa ikabubuti rin ng aming kinabukasan. At yan po mga guys. Hanggang dito na lamang ang aking pagbablog. Magandang buhay!